Magandang araw, Pilipinas! Marhainal daw, Bicolandia! Ako si Joshua Onsay. At ako naman si Michaela Juliana Jovariza. Ito ang BCAP, Budyong's Monthly Rundown. Narito na ang mga pinakamatunog na balita sa buwan ng Nobyembre taong 2022. Para sa balitang nasyonal, bumisita sa Pilipinas ang Vice Presidente ng Estados Unidos na si Kamala Harris. Dumating ang Vice Presidente mag-aalas 7 ng gabi nitong nakaraang linggo, 20 ng Nobyembre. Sa kanyang pagbisita ay nakipagdialogo ang Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa patuloy na girian sa West Philippine Sea. Siniguro ni Harris na suportado ang Pilipinas ng Estados Unidos. Bumisita rin si Harris sa isla ng Palawan nitong Martes at nakipag-usap sa mga mangingisda at matataas na opisyal ng Philippine Coast Guard kung saan siya ang kauna-unahang opisyal ng Estados Unidos na bumisita rito. Sa pagdinig sa agriculture budget, iginiit ni Senador Rafi Tulfo na apektado ang food security ng bansa dahil sa patuloy na pagtayo ng mga subdivision sa mga lupang sakahan na naging dahilan ng initan sa pagitan nila ng kapwa senador na si Cynthia Villar. Ayon kay Tulfo, patuloy na lumiliit ang espasyo ng farmlands na taliwas naman sa paniniwala ng senadora. Argumento ni Villar, nagsisilbing lugar na pagtatayuan ng tirahan ng mga lupang binibili ng mga investors. Pumirit ng tanong si Tulfo kaugnay sa magiging plano ng Department of Agriculture hinggil sa isyong ito. Pagmamayari ng Villar ang Vistaland and Lifescapes Incorporated, isang property developer ng mga subdivision at retail industries. Para sa balitang lokal, mainit ang naging pagtanggap ng Ligao City sa 24 na kandidata ng Miss Earth 2022. Ginanap ang preliminary competition sa M Plaza, Batang, Ligao City noong 21 ng Nobyembre. Tinanghal na Miss Earth Ligao 2022 si Jessica Shanchinko at naiuwi naman ng Belgium ang titulong Miss Earth Air Ligao. Miss Earth Water Ligao naman ang Colombia at Miss Earth Fire Ligao ang Australia. Samantalang Miss Earth Tourism Ligao naman ang Miss Indonesia. Gaganapin ang Coronation Night ng Miss Earth sa 29 ng Nobyembre sa Metro Manila. Pinawalang bisa ng Commission on Elections o COMELEC and Bank ang naging petisyon ni Albay Governor Noel Rosal para sa reconsideration. Ayon kay spokesperson John Rex Laujanco, walang makitang dahilan ang Anbank para baligtarin ang naging unang desisyon ng First Division noong Setyembre. Ang kaso ni Rosal ay nag-ugat sa isinampang akusasyon ni Joseph Armugilo, ang natalong tumakbo sa pagkakonsehal ng Legazpi City, Albay. Ayon sa COMELEC, inakusahan si Rosal ng pamimigay ng cash assistance sa mga tricycle drivers at senior citizens ng Legazpi City habang umiiral ang 45-day ban na mahigpit na ipinagbabawal ng mga autoridad. Matatandaan sa naunang pahayag ni Laujanco na hindi pa maaaring patalsikin si Rosal sa pwesto hanggat wala pang Certificate of Finality at Writ of Execution. Karagdagang impormasyon para sa balitang ito, inilabas na nga ng COMELEC and Bank ang Certificate of Finality at Writ of Execution noong 25 ng Nobyembre. Para sa balitang sports, official ng Tipal sa Jose Rizal University men's basketball team ang varsity player na si John Amores pagkatapos ang insidente nitong pambubugbog sa 2nd round ng laro ng kanilang koponan laban sa College of St. Benilde sa NCAA Season 98 noong 8 ng Nobyembre. Matatandaang hinatulan ng NCAA ng indefinite suspension si Amores bago siya tuluyang matanggal sa koponan ng JRU Bombers sa desisyon ng nasabing universidad. Maliban sa pagkakatanggal sa koponan, ay suspendido rin sa lahat ng kanyang klase si Amores at kanselado na ang kanyang mga pribilehiyo bilang isang student-athlete ng JRU. Nangako naman ang JRU na tutulong sila kay Amores sa personal na problemang naranasan ito sa insidente sa pamamagitan ng counseling. Masayang binuksan ng First Governor E. Rosal Intertown Basketball Tournament 2022 noong 10 ng Nobyembre. Makulay ang naging parada papuntang Albay Astrodome na siyang pinagganapan ng iba't ibang presentasyon na handog ng mga paaralan sa Albay. Sinundan ito ng pagsindi ng Torch of Friendship ni PBA player Arwin Santos at awitin mula sa PBB ex-housemate at beauty queen na si Ali Forbes upang formal na masimulan ang patimpalak. Panalo ang pambato ng Tabaco City sa Governor's Cup Youth na siya namang sininda ng pambato mula sa Malinaw, Albay na nasungkit ang first runner-up position at ang Muse ng Bakakay Albay para sa second runner-up.
Para sa balitang showbiz, malungkot na tinanggap ng mga manonood ang naging anunsyo ni Charo Santos noong 21 ng Nobyembre. Ang longest running anthology na Maalaala Mo Kaya ay nakahanda ng magpaalam sa telebisyon matapos ang 31 taong pamamahayag nito. Unang nasaksihan ang istoryang tinampok ng programa na pinamagatang Rubber Shoes noong Mayo 1991. Mula noon, naging matagumpay ng nailahad ng MMK ang mga istorya ng tunay na buhay. Sa kabila ng pamamaalam, nakatakdang maipalabas rin ang mga piling episodes sa 41 African countries. Ipinahayag ng host ng programa ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng naging parte ng 3 dekadang pagsasabuhay ng mga nagniningning na istorya ng bawat Pilipino. Para sa balita sa loob ng BU, makalipas ang 2 taon ng pandemya, ginanap na muli ang inaabangang Bicol University Olympics nitong nakarang Oktubre at Nobyembre na sinimulan sa pamamagitan ng isang parada at programa na ginanap noong 26 ng Oktubre. Sinundan ito ng pinaka-inaabangang BU Hataw kung saan sabay-sabay na umindak ang mga BU-enyos na nasa ikauna at ikalawang taon mula sa iba't ibang kolehiyo ng BU na nagtapos naman sa pamamagitan ng isang surpresang fireworks display. Ngunit dahil sa masamang panahon dala ng bagyong Paeng, pansamantalang naantala ang mga palaro. Nagpatuloy ito sa unang linggo ng Nobyembre kung saan ang mga atleta ng iba't ibang kolehiyo ay nagpakitang gilas sa kani-kanilang laro. Nagtapos ang selebrasyon ng BU Olympics sa pagganap ng MMBU 2022 kung saan naiuwi ni Joseph Cedric Duano ng College of Medicine at Rian Macy Zapata ng College of Social Sciences and Philosophy ang titulong Mr. and Miss Bicol University 2022. Matapos ang halos isang linggo ng pagtatagisa ng iba't ibang kolehiyo, tinanghal na overall 3rd runner-up ang College of Science, 2nd runner-up naman ang College of Engineering, Ulanggi Campus naman bilang 1st runner-up at champion ng BU Olympics ang Institute of Physical Education, Sports and Recreation. At iyon ang mga pinakamatunog na balita ngayong buwan ng Nobyembre. Huwag kalimutang i-follow ang Budyong Online sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter, Spotify at YouTube para sa iba pang mga updates sa Bicol University at sa bansa. Sa muli, ako si Joshua Onsay. At ako naman si Micaela Juliana Jocariza para sa BICAP, Budyong's Monthly Rundown. That's 1 month. See you in the next one.